Magandang araw mga kapogi. Isa na namang aralin ang inyong matututuhan sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang panitikan ng Mindanao. Handa na ba kayo? Tara! Mayaman at iba't iba ang mga panitikan sa Mindanao. Ito ay dahil sa yaman ng kanilang kasaysayan gaya ng pananakop, relihiyon at etnikong grupo na naninirahan doon. Malaking rehiyon din ito sa timog ng Pilipinas. Balileng. Ang balileng ay isang awitin ng pag-ibig mula sa Samal Sulu. Mula ito sa salitang liling na nangangahulugang sinta. Isa itong awiting mabagal at malungkot tungkol sa isang lalaking na mamaalam sa kaniyang iniibig dahil aalis siya sa sitangkay papuntang Sibuto habang nangangakong magbabalik muli. Nagkaroon ng sariling bersyon ng kanta si Max Urban noong dekada 70 at pinanatili ang isang saknong na orihinal na awitin. Maraming ibang bersyon ng awit bagamat gumagamit ng iisang himig. Daman. Ang daman ay isang talumpating patula ng mga tausog na karaniwang ginagamit sa panliligaw at bilang bahagi ng ritual ng kasal. Sinauna ang uri ng wikang ginagamit sa daman, kaya hindi naganap na naiintindihan sa kasalukuyan. Karaniwan ding naglalaman ng mga salawikain ang daman. Sa pamamagitan ng daman, na ipapahayag ng manliligaw ang kaniyang damdamin sa isang magalang at matalinghagang paraan. Madalas ding may palitang nagaganap sa panig ng mga nagliligawan at sa panig ng mga kasapi ng pamilya nila. Halimbawa, maaaring magpahayag ng daman ang isang binatang umaaligid sa bahay ng nililigawan. Sasalubungin siya ng ama ng nililigawan, kaya kailangan niyang ipahayag sa pamamagitan ng tula ang kaniyang nararamdaman sa nililigawan. Habang tumutula, ay maaring lumabas ang dalaga upang makipagpalitan sa kaniya ng matamis na salita. Narito ang isang halimbawa ng daman sa wikang tausog. Narito naman ang isang halimbawa ng daman sa wikang Filipino. Magkakabit ang ating mga kaluluwa. Magpalitan tayo ng kaluluwa. Mapupunta sa akin ang kaluluwa mo. At ang sa akin ay mapupunta sa iyo. Sa araw, nasa puso mo ako. Sa gabi, nasa mata mo ako. O Mikael, o Sarapel, o Gibrael, o Muhammad, inaanyayahan ko kayong pumunta kay pangalan ng babae. Gisingin siya sa biyaya ng mga kapal, sa biyaya ng Muhammad. Darangin. Ang darangin ay salitang Miranao at pangkalahatang tawag sa kanilang pag-awit. Ngunit naging pamagat itong darangin sa napakahabang ipikong bayan ng mga Miranao. Ang guro at misyonaring si Frank Lobach ang unang nakapagtala at nakapaglathala ng darangin noong 1930. Nakuha niya ang ipikong bayan habang nakasakay sa barko kasama ang may 35 Miranao. Habang nagbibiyahe, kinanta ng mga kasama niya ang darangin maghapon. Nang dumao ang sinasakyang barko, naghanap si Father Lobach ng mga taong may kakayahang kantahin ito. Ayon sa mismong tala niya, inaabot ng halos 11 oras ang pagkanta nito. Kalahati lamang naisali niya sa Ingles. Si Bantugin, kapatid ng hari ng Bembaran, ang paunahing tauhan ng darangin. Hinahangaan siya sa tapang at lakas. Sa isang bahagi ng ipikong bayan, hinarap niya mag-isa ang hukbong lumulusob sa kaharian habang nakasakay sa kaniyang mahiwagang kalasag. Sa kasalukuyan, may 17 bahagi ng darangin ang nasaliksik na at nailathala. Ilan sa mga naidokumentong episodyo, ang unang pinuno, Diwata Indaw Gibon ng Ilian Abimbaran. Ang kwento ni Madali, paano namatay si Bantugin sa ilalim ng bundok sa tabing dagat? Paano bumalik si Bantugin mula sa langit at ang labanan sa bagong bayan? Gindaya. Ang gindaya ay isang tulang inaawit sa ginim, ginim o ginom, ang pinakadakila sa mga seremonya ng mga bagubo. Ang mga bagubo ay isang pangkat-etniko sa timog Mindanao at naninirahan sa baybayin ng Golfo ng Davao
hanggang sa bundok Apo. Idinaraos ang Ginem 3 o 4 na buwan matapos lumantad ang constellation ng 7 bituin, ang Balatik, at kapag bago o kabilugan ang buwan. Tumutukoy ang Ginem sa seremonyal na pag-inom ng alak mula sa tubo. Sumasagisag ito sa pag-inom ng mga bathala ng inaalay na dugo ng mga bagubo. Noong mga sinaunang pagdaraos ng Ginem, umapaslang ang mga bagubo ng tao bilang alay sa mga Diyos. Pinaghatian ang katawan at inuuwi sa paniniwalang gagawaran sila ng tapang ni Mandarangan, ang Panginoon ng digmaan. Sa pagdaan ng panahon, napalitan na ng hayop ang taong inaalay. Idinaraos tuwing Nobyembre o Disyembre ang Ginem sa bahay ng dato na siyang pinakamalaki sa komunidad. Hitik ang gabi sa sayawan at kantahan at isa na rito ang gindaya. Ayon sa aklat na A Study of Bagubo Ceremonial, Magic and Myth ni L.W. Benedict, ang gindaya ay inaawit lamang ng mga lalaki. Samantala ang kababaihan naman ang maawit ng ibang uri ng imno o berso. Nagbigay si Celedonio G. Aguilar ng halimbawa ng gindaya sa aklat na Readings in Philippine Literature, sinalin dito sa Filipino. Panginoon, ang protektor, dumatungo, ang Panginoon nangangalaga sa mga tao, ang may alam ng lahat, bumaba at sabihin sa aming nanggaling ka naroon. Ayon kay Aguilar, salitang inaawit ang gindaya ng dalawang koro. Ang imno ay papuri sa tunggalian at bumabanggit ng unahan sa pagtakbo at pakikipaglaban. Maaring tumukoy ang unahan sa pagtakbo sa karera ng mga kabayo na idinaraos din sa Ginem. Guman. Ang guman ay tawag ng mga subano ng bulubundukin ng Sambuanga sa kanilang epikong bayan. Ito rin ang pamagat ng epikong bayan na naitala ni Starlinda Mendoza Malagar noong 1971 at inawit ni Pilar Talpis. Habang kinakanta ang guman ng Dumalinaw, nakatakip ang mukha ni Talpis at nakasara ang mga bintana ng bahay. Nagsimula ang guman ng Dumalinaw sa pagpapakilala ng naghaharing pamilya sa bundok Daliagan, sina Dato Pumbnawa, ang kaniyang asawang si Baysalaga, sina Sampliakan at Tinayobo na bahagi rin ng kanilang kabahayan. Isang araw, may dumating na mga mananakop. Kahit na patuloy na tumataas ang tinitirang bundok ng kaharian ni Pumbnawa, naabot din ito ng mga kalaban. Nagkaroon ng digmaan at natalo ang pamilya ni Pumbnawa. Isang lalaki ang dumating, si Sakandal, nang malaman ang nangyari sa Daliagan. Tinulungan niya ang anak ng dato na si Baeri Daliagan na bumalik ang lakas at nang malakas na ang anak ng dato, pumunta sila sa bahay ni Pumbnawa at lumakas ang dato at si Sampliakan. Nang magdalaga na ang anak ni dato, binago ang kaniyang pangalan at tinawag na Pailalim Ray Bolak. Samantala, nakipaglaban si Sakandal sa karean ng Tumanong. Human-human. Tumutukoy sa mga kwentong bayan ng mga mansaka ang human-human. Kadalasan, isinasalaysay ng mga human-human kapag may pagdiriwang at pagtitipo ng taong bayan, gaya ng kasal, lamay sa patay, at panahon ng anihan. Minsan, isinasalaysay rin ang mga human-human kung nagkakatipon-tipon ang mag-anak para magsalo-salo ng pagkain. Gumagamit ang mga mansaka ng linda, isang uri ng estilo upang mas madaling matandaan ng mga nagbabahagi ng human-human. Pumapaksa sa iba't ibang interaksyon ng tao sa kaniyang kapwa at kapaligiran ng human-human. Sa tinampikan, isinasalaysay ang buhay ng mag-asawang maison at tinampikan. Habang inaayos ni maison ang barong-barong nila sa tinampikan, nagutom ang babae. Nang nakita niya ang isang saging na saba, agad niya itong inihaw. Sa takot na humingi at makihati ang kanyang asawa, agad isinubo ni tinampikan ang mainit na saging. Napaso siya, nabilaukan at namatay. Dahil sa nakakahiyang kamatayan,
Kakaunti ang nakiramay at mabilis lamang na ibinurol si tinampikan. Natatagpuan ang mga mansaka sa bulubunduking bahagi ng mga lalawigan ng Davao at Compostela Valley. Sinasabing nagmula sa mga salitang man at saka ang kanilang pangalan. Sa pagsasama ng dalawang salita, tinutukoy ang mga taong umakyat sa bundok bilang kahulugan ng mansaka. Dahil hindi nila ninanais ang pakikipaglaban, lumayo sila sa kapatagan at tabing dagat nang dumating ang mga mananalakay na Espanyol at mga Bisaya. Ang ilan sa mga naiwan nilang kalahi ay itinangi ang sarili at tinawag na Mandaya mula sa dalawang salita, man at daya. Kata-kata. Ang kata-kata ay isang uri ng mahabang awit na pasalaysay ng mga sama dilaot. Itinuturing itong mahiwagat relihiyosong awit sa panggagamot ng maraming sama dilaot. Gayunman, may mga sama na nakatahan sa lupa na itinuturing lamang itong karaniwang bahagi ng kanilang panitikang bayan. Ang kata-kata bilang awit sa panggagamot ay itinuturing na banal at malimit na isinasagawa lamang ng isang gen o taga-pamagitan sa panggagamot. Tinatawag ang gen ng kamag-anakan ng may malubang karangdamang ipinalalagay na dulot ng masamang espiritu. Sa gabi ng panggagamot, isinasagawa ng gen ang mga kaukulap pag-aalay at seremonya. Kailangan ang ganap na katahimikan. Ang pag-awit ng kata-kata ay itinuturing na napakabanal. Hindi dapat magkamali ang gen sa pag-awit. Kapag nagkamali o may nakalimutan, maaaring magalit ang espiritu ng mga ninuno. Isa o dalawang oras ang bawat salaysay at humihinto ang gen upang mamahinga o uminom. Pinagpapatuloy ang pag-awit alinsunod sa pakiramdam ng gen. Kung hindi gumaling ang may sakit, inuulit ang seremonya at pag-awit ng kata-kata sa susunod na gabi at susunod pang gabi kung kailangan. Ang kata-kata ay malimit na hinggil sa pakikipagsapalaran ng mga maalamat na bayani sa malalayong lupain at ang inkwentro nila sa mga kakaiba at inkantadong nilalang. Nagtataglay ang mga istorya ng aral hinggil sa mga paniniwala, kaugalian at pamahiin ng pangkating sama. Isang halimbawa ang pakikipagsapalaran ni Dato Amili Bangsa upang hanapin ang inkantadong lupain ng Baylan Asaha. Sa paglalakbay, marami siyang nakatagpong inkantadang babae na nangangarap mapangasawa niya. May mga nakatunggali din siya mga inkantadong mandirigma. Sa dulo, nakatagpo niya si Majarat Tornorka at naiuwi ito upang pakasalan. Nabuntis ang babae ngunit namatay sa panganganak. Sa ikalawang yugto ng istorya, hinanap si Majarat Tornorka ng kaniyang sanggol na anak sa kabilang buhay. Nakita naman ang batang ina ngunit hindi nagtagumpay maibalik sa mundo. Kisa. Ang kisa ay maikling salaysay na inaawit ng mga Muslim kapag may espesyal na okasyon. Maaring kwento itong kinuha sa Quran, gaya ng pag-aalay ni Abraham sa kaniyang anak upang maitayo ang templo ng Panginoon. Maari namang kwento ito ng buhay at pag-ibig ng mga dato at bantog na tao. Ang matatandang kisa ay ginagamit ng mga taosog upang bakasin ang kanilang ninuno at angkan. Nilalaman din ito ang kanilang malalim na pangarap at lunggati. Wika nga ni Gerard Rickson, gaya ng sinasabi sa atin ang ilang kisa, pinagsisikapang bigyan ng kahulugan na mga taosog ang papel ng karahasan sa kanilang sistema ng halagahang panreliyon. May mga istorya, gayunman, na nagpapahayag ng lunggati tungo sa magagandang ugnayan, mga mapayapang kasunduan, at malaking espasyo para sa katuwaan. Sindil at liangkit. Popular pa rin sa masasayang pagtitipo ng mga taosog ang pag-awit ng sindil at liangkit. Ang sindil ay sagutan sa pamamagitan ng awit. Ang liangkit ay isang awit na solo, karaniwang ginagampanan ng pangunahing mga awit at malimit na isinusunod bilang pangwakas sa sindil. Sinasaliwan ang liangkit ng tugtog sa gabang o kawayang silepono, suling, katutubong plauta, at biola, katutubong biyolin. Tulad sa sindil, tigib din sa masayahing diwa ang liangkit at iniuugnay ng mga awit
ang sasabihin sa mga naganap na pagtatanghal. Masikap din ang mga awit na iugnayang awit sa tunay na pangyayari. Halimbawa, sinabi ng isang manliliangkit na nais pa sana niyang habaan ng kanta, ngunit kailangan na niyang magpaalam dahil naubos na ang gaas ng ilaw. Ngunit nanghihina na ang ilawang digaas. Gising, tuwan, iklali, bumbahin mo na. Sa tingin namin may sapat itong langis, pero lumiliit na ang liwanag. Ginagamit din pantawag ang liangkit sa mga awit na pasalaysay, katulad ng kisa sa parang sabel. Halimbawa, isang na-record na ang liangkit parang sabel kan Apud 1970 o ang liangkit ng pagpapakamatay ni Apud. Bahagi ito ng pangkalahatang tradisyon ng tulang hinihimig sa sulo. Nahana. Ang nahana ay isang tradisyonal na awit ng mga yakan. Karaniwan itong nagpapahayag ng kasaysayan ng isang angkan. Kaya itinuturing na mahalagang imbaka ng karanasan at pinagmula ng mga yakan. Habang nagpapahinga sa bahay, karaniwang inaawit ng mga yakan ang nahana upang maaliw. May mga patimpalak naman na nagtatagisa ng mga yakan sa pag-awit ng nahana. Kabilang ang nahana sa tatlong klasifikasyon ng vocal music ng mga yakan. Una ang lugu at iba pang melodiya na ginagamit sa pagbabasa ng Quran at ibang banal na aklat. Pangalawa ang kalangan o mga awit tungkol sa pag-ibigan o panliligaw. Pangatlo ang nahana, kata-kata, yaya at iba pa. Sa dami ng uri ng awit mayroon ng mga yakan, itinuturing ang kanilang pangkat na pinakamahilig sa musika kumpara sa iba pang pangkating Muslim. Parang sabil. Parang sabil ang tawag sa mga patulang salaysay ng mga tausog ng arkipelago ng Sulu. Ang parang sabil din ay katumbas ng epikong bayan sa wikang Filipino. Mula ito sa dalawang salitang tausog, ang perang na nangangahulugang digmaan o kaya espada at sabil, nagmula sa sabil ula, ibig sabihin sa pamamaraan ni Allah. Kung kaya, masasabing ang kahulugan ng parang sabil ay lumaban gamit ang espada ayon sa kagustuhan ni Allah, o kaya pakikidigma ayon sa kagustuhan ni Allah. Ang parang sabil ay hindi gaanong hawig sa darangan ng Maranao at epiko ng Maguindanao. Isang dahilan ng heograpiya, nasa arkipelago ng Sulu ang parang sabil ng tausog, samantalang nasa isang malawak na lupain ang mga Maranao at Maguindanao. Kadalasan, ang parang sabil ay kinakanta tuwing gabi, lalo na kapag may kasayahan ang komunidad. Umaabot itong kantahin sa 7 hanggang 10 gabi, depende sa bilis ng tagakanta. Habang kinakanta ang parang sabil, sinasabay nito ng gabang, isang instrumentong gawa sa kawayan na kawangis ng xylophone. Isang litaw na tema ng parang sabil ay ang pakikipagdigma ng mga tausog sa mga dayuhang mananakop, lalo na mga Espanyol at mga Amerikano. Sa parang sabil ni Abdullah at Putli Isara noong panahon ng Espanyol, kinanta ni Inda Anura kung paanong ipinagiganti ng mga kapuwa tausog ang dangal ni Putli Isara na niyuraka ng isang sundalong Espanyol. Sa kisa parang sabil ni Panglima Hasan, ibinahagi naman ang kadakilaan ng bayaning tausog na si Panglima Hasan ang pagtatanggol nito sa Sulu na naging sanhi ng kaniyang kamatayan sa Budbagsak, isang bundok sa Sulu. Sa mga parang sabil ng tausog, ipinapakita nito ang ilang sentral na kamalayan ng tausog, gaya ng maratabat o karangalan at sipug o kahihiyan. Salyada. Isa sa mga nalathala ng halimbawa nito ang Salyada ni Amando na binubuo ng 108 linya ng kwento ng buhay ni Amando na gumising isang araw at iniwan ang asawa niyang sinugonon upang pakasalan ng isang babae, si Lintawanan. Kay Amando mismo ang tinig na nagsasalita sa titik ng awit. Mas pagpapaliwanag di umano ang awit ng pagbabagong loob ni Amando kaysa pagsasalaysay ng kaniyang pinagdaanan. Pinagpapalagay ng titik na alam na ng mga tagapakinig ang pangyayari sa kwento tulad ng isang pangkaraniwang akdang bayan. Ang Salyada ay isang uri ng awiting bayan ng mga Mansaka.
isa sa mga pangkating etniko ng mga Mandaya na matatagpuan sa lambak ng Maragusan sa Mindanao. Binasagan itong balada ng Mansaka ng poklaristang si Antonio S. Magaña sapagkat ginagamit din naman o ang estratehiya ng pag-uulit na makikita sa isang balada. Isa ito sa dalawang anyo ng awiting bayan ng mga Mansaka, bukod sa bayok na awit naman ng pag-ibig at pakikibaka. Tarasul. Ang tarasul ay isang uri ng tulang pabigkas ng mga Tausug at iba pang mga Muslim. Ito ay kabilang sa tradisyon ng panulang pabigkas, ngunit may mga ilan-ilan na isinusulat din ng mga ito. Ilan sa mga paksa na tinatalakay ng mga tarasul ay ang kalikasan, pagluluto o pag-ibig. Ngunit isa sa pinakamahalagang paksa na tinatalakay nito ay ang iba't ibang aspekto ng Islam. Ginagamit ang tarasul para sa iba't ibang pangangailangan. Maaaring gamitin ito para sa mga kasayahan o kaya naman ay para sa pagtuturo. Binibigkas din ito sa alaala ng mga pumanaw na mahal sa buhay o iba pang mga kakilala. Kahit na marami ang maaaring panggamitan ng tarasul, ito ay higit na ginagamit sa pagtamat o pagsubok sa kakayahan ng mga kabataan sa pagbabasa ng Koran. Isa sa halimbawa ng tarasul ay ang Hadis Tarasul. Ito ay inaawis sa tradisyong lugu o ang hindi pagsaliw kahit na anong klase ng tugtog. Ginagamit ito para ipakilala ang isang kabanata sa Quran at ginagawa upang anyayahan o pukawin ang atensyon ng mga tao para gampanan ang kanilang mga panrelihiyong obligasyon. Tenis-tenis. Ang tenis-tenis ay isang uri ng awit na popular sa mga Sama Dilaot at inaawit ng mga musmos, ng mga kabataan at ng mga tigulang. Nag-iiba ang himig at paksa ng awit alinsunod sa layunin na sa edad ng umaawit. Habang naglalaro, biglang kumakanta ng tenis-tenis ang isang bata tungkol sa kung anuman ang pumasok sa kanyang isip o napagpakuan ng pansin. Habang nangingisda o naglalayag, ginagamit ng kabataan ang tradisyonal na himig upang umawit hinggil sa paglalakbay, hanap buhay o tanawin sa paligid. Kung gabi, sa daungan, nagsasagutan ng mga tenis-tenis ng pag-ibig ang mga kabataang lalaki at babae. Gayunpaman, may tenis-tenis na nagtataglay ng mahabang kwento tungkol sa mga karanasan ng Sama Dilaot, malimit na kaugnay ng mga totoong pangyayari gaya ng paglalakbay na inabot ng sakuna o labanan ng mga pirata. Ang mga tenis-tenis na pasalaysay at tungkol sa mga totoong pangyayari sa tawi-tawi ay malimit na kinakanta ng mga malaprofesyonal na mga awit. Lumilibot sila sa mga pulo at naiimbita upang magdulot ng aliw sa mga kasalan at mga pagtitipon. May mga kwentong umaabot sa 1 hanggang 2 oras ang pag-awit. Narito ang bahagi ng isang tenis-tenis na inawit na 8 taong gulang habang naglalaro. Ang awit ko ay kulay bughaw. Kahapon ang isda si Emma at maraming nahuling isda. Bukas maglalayag kami sa Leoboran at maging isda doon si Ama at Kuya. Matataas ang punong kayo sa pulo. Madalas kong maalala ang mga kaibigan ko sa Look Tulay. Sana magustuhan ninyo ang awit ko. Kulot ang buhok ni Ina at kahapon bumili siya ng bagong sarong. Paglaki ko magkakaroon ako ng mangingibig at mag-aasawa. Ito ang wakas ng awit ko. Nailipat-lipat nila ang kanilang panitikan ng bibigan dahil bahagi na ito ng kanilang komunikasyon sa araw-araw. Kadalasan ay ginagamit nila ito bilang libangan habang nagtutumpukan bilang grupo. Ngunit nawawala na ang rutina ito ng mga taga-Mindanao. Hindi na rin nagiging matatag ang estado doon dahil sa iringan ng gobyerno at reliyon. Kaya naman, hinihikayat ng kagawaran ng edukasyon na ipasulat ang mga natitira pang mga pamanang panitikan upang mapreserba ito. Maraming salamat mga kapogi sa inyong pakikinig at panonood. Sana'y marami kayong natutuhan. Please subscribe.